Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Wait, you scared of her? Well, don't be. She's okay. Kinagulat nga ni Annalyn Santos ang bigla ang pagdating dito ni Moira sa Apex. At dito naman napansin ni Giselle na parang natatakot nga itong si Annalyn. At dito din nagsalita itong si Annalyn kung kilala ba daw ni Giselle itong ang si Moira. At ang sagot naman ni Giselle dito kay Annalyn na nagkakilala daw sila dito naman sa Singapore bago dalhin itong si Dr. Tanyag sa US. Pero hindi daw sila nagkakausap ng matagal. At dito naman tinanong ni Giselle na natatakot ba daw itong si Annalyn dito nga kay Moira. At dito naman na pinakalma at pinalakas ni Giselle ang loob nga dito ni Annalyn na yung si Moira ay kayang-kaya niya nga daw ito at hindi naman nagkamali. Dahil maya-maya pa ay nilapitan nga ni Moira itong si Giselle at tanungin kung bakit isinama pa daw ni Giselle itong si Annalyn doon sa stage. At ang tanong nga ni Giselle na kung bakit hindi. Yung mga hero naman daw itong si Annalyn Santos dahil siya nga ang nakadiskobre dito nga sa bomba sa Apex. At dito naman na parang hindi nagustuhan ni Moira. At dito na tinanong ni Moira itong si Giselle na akala daw niya na galit itong si Giselle sa mga anak sa labas. At dito naman na sinagot ulit ni Giselle itong si Moira na hindi porkit anak si Annalyn sa labas ay hindi na niya pakita na magandang pag-uugali. Dahil ay doctors nga ito at lalo na't anak din ito ng kanyang kapatid na si Ubeng. At nangako nga itong si Giselle dito sa kanyang kapatid na habang wala siya ay siya daw muna ang mag-alaga dito sa kanyang pamangkin. At tila nga naiinis itong si Moira sa mga sinasagot dito ni Giselle. At ang sagot naman dito ni Giselle kay Moira na kapag ayaw daw niya makita itong si Annalyn, pwede naman daw na hindi pupunta ditong si Moira sa ospital ng Apex. Kaya natahimik naman itong si Moira na iniwanan nga dito ni Giselle. At maya-maya naman ay nakita nga ni Moira itong si Lynette na may dala nga itong bulaklak at may pa-cake na pasalubong para daw sana dito kay Giselle upang pasalamatan nga niya ito na siya nga ang nagligtas dito kay Annalyn doon nga sa storage room. Subalit nairita itong si Moira kaya kinuha niya itong bulaklak at inahampas dahil ayaw daw ni Giselle sa mga bulaklak dahil gawa-gawa lang naman ni Moira ang mga iyon. At dito naman na dumating itong kanyang anak na si Zoe at hindi nga nagustuhan ang ginawa ni Moira dito nga kay Lynette. Kaya yan ang ating patuloy na pakaabangan. Samantala, nagdataka naman itong si Lynette na kung bakit nakabalik na itong si Moira dito nga sa Apex na dapat daw ay kasama siya dito ng kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Parang may kakaiba nga daw talaga na nangyayari kaya napaisip na naman itong si Lynette na baka may kinalaman talaga itong si Moira sa nangyari nga pa ng pagkakumatos ulit dito nga ni Dr. Tanyag. At dahil dito, maisipan na naman yan ni Lynette na hanapin itong si Michael at kumbinsihin at hanapin nga itong CCTV footage na nandoon nga sa hard drive na ibinigay naman ni Michael dito nga kay Zoe. At sa kabilang banda, galit naman itong si Dr. Carlos Benitez dito nga kay Zoe dahil ito na nga ang nagpapakumbaba upang ituring na nga niyang tunay na anak ito ngang si Zoe, subalit ay parang lumalayo naman ang kalooban dito ni Zoe sa kanya. Kaya nakatikim naman ng sermon ito ngang si Zoe dito nga kay Dr. Carlos na simula daw ngayon ay hinding-hindi na nga daw niya ituturing na anak itong si Zoe, kaya nasaktan naman ang husto itong si Zoe sa mga sinasabi nga dito ni Carlos Benitez. Yan po ang ating pagkatutukan bukas mga idol, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!